hello mga meowmies and mga meowdies. So, dito kami ngayon sa SM Maslina kasi mapapacheck ako ng aking CBC. For those who don't know yet, meron po ako anemia. And mapapacheck ako sa the medical CP kasi kung nag-improve ba yung aking blood or hindi. We'll see. Meet pala namin yung friend namin na dati namin co-workmate si Andra. And you'll know more about me sa mga ichichismis ni Andra. For sure magchichismis niya. Let's go! Yan! So, pumasok ako without knowing naka-lunch break pa na sila. So, ayan. Babalik ako after an hour. And then, mapapakuha na ako ng aking CBC. Kayo ba? Takot ba kayong mag-ano? Paprik yung ano? Yung fingers niyo ng ano ng needle kasi ako sanay na ako diyan. And even yung anesthesia sanay na ako diyan. So babalik muna kami, ikot-ikot muna kami, stroll muna kami dito. Good morning, good afternoon, and good evening mga meowmies and mga meowdies. Before anything else, I just want to promote our Shopee store. Meron po tayo mga food bowls, water bowls, vitamins, and even the warmer na napaka-necessary sa kanilang kalusugan. And ang lahat po ng kikitain ng ating store ay magpupunta sa kanilang gatas, ganun din sa kanilang pagkain, at sa kanilang mga medical needs. So sana po supportahan niyo po ang ating Shopee store. Just look for Cats of Antipolo. Thank you! Dito na si Andra. Punta lang namin siya. Samahan na kami. Hindi na. Ayan na si Andra. Ano ginagawa niya dyan? Wag na ako. Ito. Ayan si Andra. Nag-vlog na ba kayo? Oo. Ay ba rin? Salamat muna kami. Oo naman. Done na ang aking CBC. I'll just wait for an hour for the result. Balik na ako kila Andra and Jethro. Hello mga meowmies, we're back. Tapos na ako magpa-inject. Natanggal ko na rin yung aking cotton ball. And then, andito lang kami, nag-chill with Andra, ang aming friend na dati namin ka-workmate. Saan? Sa Acquire. Sa Acquire BPO. So kung gusto niyo mag-apply, sa Manual Life po kayo mag-apply. Charot lang. So Andra, would you like to introduce yourself? Hello, ako si Andra. Siguro mga 3 years na rin yata kami magkakilala nila Gary and Jethro. 3 years ba? Parang ganun more na than. Kasi magto 2 years na ako sa ano eh, sa Manual Life. O imagine kung gaano tayo katagal prior sa 2 years namin sa Manual Life. Kasi parang 2018 ako umalis papunta ng Russia. So parang feeling ko ilang months before that pala tayo nagkakilala. So 2018, 19, 20, 21. So feeling ko nasa ganung ano, nasa ganung taon pala kami magkakilala. Pero feeling ko more than 3 years na rin kami magkakilala. Dahil wait lang, Russia. Magkakilala tayo ng Russia eh. 2018 nga yun. 19, 2000, 2001. 2021 ka. Ay, 2021? Oo. 2018 lang ba tayo magkakilala? Feeling ko. Kasi October ako umalis. Siguro mga January. Ah, sabagay. Ayun, pareho kami naging QA sa Acquire BPO. QA means Quality Assurance Analyst. So kami yung nakikinig ng calls, kami yung nag-check kung okay ba yung performance ng ano ng agent over the phone or not.
And then kami rin yung nagpo-coach. Naging trainer ako and then umalis ako ng Acquire. Lumipat ako ng Manulife. And then ever since, connected pa rin kami ni Andrea. And I would say, isa siya sa mga kaibigan ko na talagang even nawala ako sa dating company, nag-aano pa rin kami, nag-uusap pa rin kami. And ayan, nagchichismisan kami kung ano yung ganap sa ano sa dati naming company, dati kong company. Yan, so si Andra, ano to, isa siya sa mga kaibigan namin na very conscious sa katawan, pero hindi halata. kapag sobrang tipid, may savings siya na half a million. Tama mga yan ba? Sana! Kailangan sinasabi. Basta may savings ako. Mahilig siya mag-save. Tapos, matipid siya sa pagkain. Except kung libre. Ayan. So, mapapa-oo yan si Andra sa mga kainan. Kapag free. Nakakalimutan niya ang kanyang diet, ganyan, basta libre. Doon namin siya nakukuha. Doon namin nakukuha yung buy-in ni Andrew na sumama sa amin, na kumain sa labas, yan. Anong gusto mong i-reveal about me? Ay, hindi. Feeling ko alam na rin to ng maraming tao. Ano? Gusto ko sasabihin yung sa dami ng mga hayop nila sa bahay. Grabe ka man sa parang hayop. Alagang hayop na parang kapamilya, hindi pala parang, kapamilya na ang turing sa kanila. So, first time na nakarating ako sa bahay nila, yung bahay nila parang nakikitira lang sila doon sa mga aso at yung mga pusa. Tapos yung sobrang hindi ko makakalimutan, si Neko, yung aso nilang color black. Anong aso? Pusa yun? Ah, pusa pala, si Neko, sorry. Na dinala sa Marikina Veterinary Hospital na sobrang ganda na parang feeling ko yun yung Saint Luke's ng mga veterinary hospital dahil sobrang ganda at walang dumi na makikita, parang mas malinis pa siya sa actual hospital ng mga tao. And according to Gary, parang ilang araw pa lang si Neko sa hospital, nakamagkano na sila dahil dun sa sakit ni Neko. And ang pinaka na suot ko to nung nakasama ko kayo, nandinalaw natin si Neko. So ayun yung mga isa sa mga i-reveal ko. Sobrang kung ano man ang mangyari sa mga hayop niya, sa mga alaga niya, sa kung kanino man, parang parang magkakasakit si Jethro, si Gary, kaya ipaglalaban nila yung mga alaga nila. Kaya naman sobrang yung advocacy nila dito sa pag-aalaga ng mga pusa, ng mga kung ano mang uri ng hayop, saludong-saludo ako sa kanila. Misay Bulaga, nagulat ako na nandun sila. Tapos, na-feature din sila sa Philippine Star, sa radyo. So, ayan, iba yung advocacy nila sa mga hayop. And hindi totoo na na physically healthy. Feeling lang nila, kasi nga, hindi nga ako kumakain ng... Kasi as in pag kumakain yan, si Andra, hindi siya nag-rise. Tama ba? Hindi ka nag-rise, diba? One cup in a day. Oo. Tapos fish yung kinakain niya. Chicken. Tapos mga pepino, sibuyas, ayan. Ganun yung mga kinakain. Tapos pag niyayaya namin, hindi siya talaga pass. Talaga siya ng pass. Ganyan, ganyan. Pero na-introduce din naman ako sa smoothie ng Go Salad ni Gary. Oo. Sa may Eastwood, meron dong Go Salad na... super healthy kasi may spinach, may peanut, spirulina, stevia. Yung gamit nila yata na stevia, sugar. Oo, yung artificial sweetener pero galing sa plant-based na sweetener. Ayun, nililibre namin din si Andra doon. So go na go si Andra pag Oh yes. And kahit ilang years na silang hindi ko kasama sa trabaho, parang hindi naman nagbago, walang nagbago. Ganun pa rin siya kapranka. And ito yung friend ko na lagi nagsasabi na mamamatay akong hindi masaya dahil sa mga uri ng pagkain na iniiwasan ko. Katulad na lang ng donuts, pero kumain ako ngayon, 2 piraso.
Saka, ano pa ba? Mocha. Pero ilaw, walang whipped cream yan. Salamat ulit. At salamat din ha. Bumili sila ng dark chocolate, oh, di ba? Saya-saya nila. Uh-uh. Dark chocolate lang, ayaw nila na may peanuts kasi nga bagong brace sila. So ngayon, yun yung inaano nilang influence sa akin. Magpa-brace na rin ako kasi hindi nga pantay yung baba ng ipin ko. Pero pinag-iisipan ko pa. Bakit ko pinag-iisipan? Kasi wala akong budget para dun sa procedure na gagawin. Ang daldal ni Andra, no? Hindi, kasi... Tapos na po ang vlog natin. Dahil kay Andra. Hindi, joke lang. Pero actually, ano, ini-encourage ko rin ito mag-apply sa amin, sa Manulife. Kaya lang kasi, hindi siya okay sa graveyard. Dahil... Dahil feeling ko, tataba ulit ako doon. Wow, graveyard. Mm-hmm. Hindi naman. Ako nga, hindi ako tumataba eh, di ba? Joke lang. Ano ba? Ah, kasi pag nag-onsite na... Hindi safe na walang kasama yung tatay ko sa bahay. Mm. Since dalawa lang kami magkasama sa bahay. Eh, ano ka ba? Gabi naman yung tatay. Gabi ka naman, ano, tulog naman yung tatay mo. Sa anong kukuhan problem? Gabi ako, wala. So, whatever mga na mangyari sa kanya na between gabi ng madaling araw na wala ako, di ba? Parang feeling ko mahirap ang makakuha ng tulong. Unlike pagka wala ako ng umaga, may mga kapitbahay na gising. Di ba? Yun lang. Okay. Mga iniisip ko. Ano pa ba? Ayan. Ayun. So, ayan si Andra. And hopefully sa mga susunod naming tour or maybe pagkikita namin, mas marami pa siyang ma-share sa inyo. And, maganda sana kung maglalaro kami, di ba? How well do you know your friend? Ano daw? How well do you know your friend? Oo, next time. Sige. May ganun tayong game. Oo, magkakaroon tayo ng game na ganyan. How well do you know your friend? Oo. Sige. Ano, minsan punta ka ng bahay. May kasama pa kami isa, si Jen Benid. Ano naman yun, nasa Pasay kasi siya ngayon. Pero nakatala siya sa Las Piñas ngayon kasi nga sa Pasay yung work niya. Umalis rin siya sa dati naming company. So dapat kasama namin siya. Unfortunately, biglaan kasi itong invite na to dahil nga magpapa-inject ako, magpapakuha ako ng CBC. So biglaan yung invite and hindi siya available. So next time na lang. So hopefully si Jen makasama next time. And ayan si Andra, isa sa aming mga matatalik na kaibigan, trusted friends na talagang ano, very close to our heart. Kaya as much as possible, ini-inspire namin siya and ini-encourage namin siya to have a life. To have a life. And single po si Andra. Oh. Ready to mingle anytime. Single po yan. Basta ano dapat. Ano ba yung mga tipuhan mo sa lalaki, Andra? Ano ba? Ah, basta responsible. Ano yung mga ano? Ano ba yung mga... Ah, physically. Hinaharap mo lalaki. Siyempre, doon naman nagsisimula lahat. Physically, siguro kailangan matangkad. Para hindi naman awkward na. Kasi matangkad ako. Oh, ano ba height mo, Andra? 5'5 ako eh. 5'5 ka? Oo. Ang tangkad mo na nun? Oo. Talaga ba? Matangkad na ba yung 5'5? Pero alam ko dati 5'4 lang ako. Kasi ako 5'5 ako pero parang mas matangkad ka. Hindi kasi nga, mas malapad ako. Kaya mukha lang akong... So naniniwala ka ba sa big bone? O ano? May mga ganun ba? Naniniwala ka sa big bone? Mas naniniwala yata ako dun sa ano. Pag maraming kinain, maraming calories talagang lalaki. Uh-oh. Pero nasa jeans din naman. Eh, whatever. Pero ayoko yung pag-usapan kasi nga, hindi ko naman yan forte. Hindi naman ako scientifico para mag-explain. Mm. So, ayun. Ibas na lang sa mga matatamis, sa mga maaalas, para hindi masyadong lumaki ng mas malaki pa sa... Pero ang lagi ko nga sinasabi sa kanya, kahit pa paano, i-enjoy mo naman yung food kasi baka mamaya, lahat ng kamag-anak niya patay na. Siya na lang yung buhay, di ba? Mahirap naman yun. Siya na yung makikwento sa ano, sa panahon ng Mesozoic era, or panahon ng ano, World War II. Grabe yun. Okay. Ayan, so next time I'll invite Andra to have a night with us. Oh, with the family. And then hopefully, mas makapag-bond pa kami together with Jen. And yeah, Andra, any last words? Wala naman. Pero parang December kami nagkita, tapos July. So sana wag naman abutin ng ganung kahaba yung next na meeting namin. Ayun lang. At saka si Andra, ano na to? Vaccinated na to. Yes. Anong vaccine mo, Andra? Sputnik. Sputnik. Yes, Sputnik. Pwede na siyang padala sa Russia. Actually, tinatrack na siya ng Russia ngayon eh. Kung ano, kung kamusta na yung performance niya.
do you all recommend na magpa-vaccine yung mga tao? Bakit naman? Anong reason? Kasi hindi lang yung protection sa sarili mo, kundi protection din yung sa pamilya mo. Lalo na ako kasi, kasama ko lang sa bahay, senior citizen. So, hindi ko naman kayang i-risk yung buhay ng tatay ko para lang doon sa pansarili ko lang rin na opinion. Kasi kahit naman nung nag-umpisa, ayoko rin naman magpa-vaccine. Mas naniniwala ako dun sa natural healing capacity ng body natin. Pero because of thorough reading din ng mga vaccines, ayun, na-encourage ako to do so para rin maprotektahan yung mga mahal ko sa buhay. Since hindi lang ako yung madalas na nasa labas para sa mga errands, sa pagbili ng mga pagkain or whatever. So, para rin maprotektahan yung sarili ko and yung mga tao sa paligid ko. And I... Thank you! Thank you. Ayan, sa mga miyaw, miss mga miyaw, this, I hope you enjoy this session with Andra. So, ayun nga, hopefully, mas magkaroon pa kami ng more time together and more activities sa amin sa sulit na vlog with Andra and with Jen. So, ayun, I hope you enjoy this video, mga miyawis and mga miyawdis. Ang daming kwento ni Andra, no? Mas marami pa siya magkikwento pag nasa isang room na lang kami. So, thank you so much, mga miyawis and mga miyawdis. Have a great and lovely day. Bye, Andra. Bye-bye. Yay, thank you. Bye-bye, everyone. Okay. Okay. May mga pag-zoom.